they told me the other day, he takes as a joke. We know how President Duterte tells us, of course, kapag sinabi niya, yan, si Sabato de Rosa, dance pa yan. Ako, 100% joke talaga sa dyan. In fact, si Binawi naman niya afterwards, sinabi niya na hindi kasama ang police squad. So, yun na po, I just want to set the perspective, Mr. President. Now, Senator Bato, before you continue, tuloy story mo about this kidnapping na ganun-ganun. Can you give us the date ng incidente? Baka may marami nakikinig, gusto i-research yung pangyayari yun. Anong mga panahon yun? Para just to complete the story. Tanungin ko lang, magtanong mo. Ayun, yung mga masyadong malala. Yung date, yung mga date. Sige, go ahead to your next point. I just would like to ask the former president, sir, noong ikaw ay presidente, lahat ng tao sa Pilipinas kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mo war on drugs. Lahat ng politician were singing praises. Hallelujah! Thank you, Mr. President. Meron pang mga congressman nagsabi, Mr. President, sana ma-extend ang term ni Pangulong Duterte dahil sa ganda na nangyari sa ating war on drugs. 1.6 million Alex Rinder in the first 6 months. The crime volume was reduced to 49% during the first 6 months. At ang nahuli, there were around 300,000 na nakakulong sa mga kulungan all over the Philippines. Kaya nagka-problema tayo kung bakit, paano natin i-deal yung overcrowding na natin mga kulungan. Ito, buhay ito ha. Ito mga nakakulong, buhay yan. Dahil hindi nalaban, hindi lumaban, kaya buhay sila. Around 30,000 nakakulong sa lahat ng estasyon. Alam ng Pilipinas yan, Senator. Yes, sir. Sa TV yun eh, nagsurrender lahat, by thousands. Kita naman ang buong Pilipinas yan. Kaya ganun karaming tama ang ating bayan. Tapos kung pagkagandang do not do that because that is not good, do not commit. Kung ganun ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang ma-presidente, gago ka. Hindi ko alam kung anong gawin. Presidente ako, ganun, no? Sabi ko, huminto kayo. Kayo, Mr. President. Ang dito sa kultura natin, alam mo, the Philippines remain feudal until now. Kaya ang mga tao dito, may corrupt na mayor, lahat mga tauha niya yan, mga gambling, yung mga collection yan, yung mga waiting, nandiyan sa bagong yan. Pag corrupt ang mayor, sira na. Kaya pag sa panahon ko, tinawag ko talaga, sabi ko, huwag sa panahon ko. Alam ko hindi mo maiwan niya eh. Kasi yung mukha mo po, yung mukha mo, ilagay mo yung mukha mo dyan sa pera, may palit mo kay Rizal. Pero huwag sa panahon ko. Thank you, Mr. President. Alam nila, puro chief of police ko yan. Alam nila yan. Ngayon, Mr. President. Nag-imbig ka. Hindi po ito yan, Senator. Mr. Chairman, give us enough time so that malaman na rin ng Pilipinas na kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Sisirain talaga ang bayan natin. Kawawa ang mga bata. Yan ang problema ko. Kaya nung mayor ako, sabi ko, wag na wag kasi kawawa yung mga bata. Na Mr. President, nagkaw ay inistirahan sa war on drugs. Where are they now? Yung mga nagsusuporta sa'yo noon sa war on drugs. Hindi natin narinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Takot. Alam ko kasi yung tao. Yung for the good time na yan sila. Yung matemang crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Wala nang sumusuporta. Well, of course, nandito si kaibigan mo. Nandito si Mr. Bilta. Nandito si Sal.
Ayan sa likod ko. Ilan yan? Yan. Pero, pagka, ngayon ang Dabaw, ngayon, taga-Dabaw ko man. Dabaw kayo lahat. Kayo mga general, dumaan doon. Good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang, ni walang pickpocket. Pero, wala, hanggang dyan lang. Kalimutan lang ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan. Tama na sabihin tao na, bakit may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama yan. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero yung dapat lang yung malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging ano ko, talagang presidente, dibdib ko yan, wala akong agenda. Wala akong dinagdag na isang kuste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw kong maging hero. Gulay dapat. Kasi... So, Gabi. Ayaw, natinap ka ng mga tipopuls dumaan sa ba? And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman. I would like to thank you, my friend, for your war on drugs. Your war on drugs, there is no situation. Maraming salamat ako sa opportunity kayo sa akin mag-pinpick at aking naging senador ngayon dahil sa war on drugs. Maraming salamat ako. Lakin yung PNP, pati yung tutulun nyo yan at magkakabaw ko yung ito kasi ang droga ng palma. Kawawa ang Pilipin kapag tagad sa Tagalog, patapot-tapot. Tamaran kayo dyan. Trabaho kayo ng gusto. Alam ninyo na ang duga tama. Kaya yung pre-presing kong sinto, yung iyong jurisdiction mo, nandiyan yung druga ulit ka. Kung chief of police ka na siya, pag may druga, at hindi mo kayang, ano, hindi mo kayang pumatay, takot ang mamatay, utang inaumis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman. Gusto na siyang magpahinga. Mr. President, can you stay a little longer? Okay, Lisa? For a couple more minutes? I'm at your disposal, sir. Ako magsabi niyo hanggang bukas dito. Okay lang. Actually, dapat, Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahihirapan natin siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Otavero, si sensitive sa ganitong, yung character ko, gano'n na. Baski saan mo ako ilagay gano'n ka, even in front of anybody, gano'n talaga ako. Bastos ako, walang hiya ako, kasi galing lang ako, galing ako sa... Salamat kayo, Mr. Chair. Hindi ko sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ang